I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippine. It's me again, guys. Let's talk blog. May upload videos tayo. Importante po ito, mga kababayan, sapagkat ang sinabi po ng ating mahal na Pangulo dito sa kanyang interview, ito po guys ay supply ng bigas, no? So, para mapakinggan nyo ng buong detalyado, pakinggan nyo po guys ang kanyang mungkahi, no? But syempre guys, don't forget to like and hit the button bell. Malalaman po natin dito ang mga desisyon ng ating mahal na Pangulo regarding dito po sa supply ng bigas, at lalo na po sa yung nangyari itong nagdaang araw sa Bagyong Igay. Daming nasirang mga pananim, especially po sa mais, sa biga, sa rice, na makukulangan tayo. So medyo kung halimbawa makulangan tayo sa supply ng bigas, wala naman ibang magsusupply sa Pilipinas kundi ang talagang ginagawa talaga ng pamahalaan, kahit sinong administration naman, mga kababayan, is mag-import talaga. So para pakinggan nyo mabuti guys ang kanyang sinasabi, ang ating mahal na Pangulo. Sa bagay, tama naman po siya, mga kababayan. So yun guys, bye 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 babus, see you again, God bless Philippines. Usapan namin ang effects ng Igay sa ating rice production, at kung anong dapat gawin para maging sapat ang ating supply. Mukha naman, sa ngayon, the supply is okay. Yun lamang ay yung mga inputs pa rin ng agricultural inputs ay tinitignan natin na mabuti para tiyakin na hindi naman masyadong tataas ang presyo ng bigas. Bukod pa doon, ay pinag-usapan namin ang paghanda ng ating buffer stocks for the coming El Nino towards end of this year hanggang first quarter of next year. So gagawa na kami ng schedule kung saan tayo kukuha ng production, kung saan tayo bibili dito sa local, kung kailangan mag-import, mag-import na naman tayo. Mabuti naman at sa usapan namin, nakita naman na ang pag-import natin ng bigas ay pababa naman ang pababa. Ngunit pag kami emergency na ganito, ay kailangan talaga natin tignan kung nangangailangan pa ng pag-import. Kaya yun ang aming pinag-aralan na mabuti. At tapos yung pinag-usapan din namin yung response ng DA sa mga agricultural crop damage nangyari sa Igay. At nakita naman namin, tinanong ko sa kanila kung meron tayong sapat na supply ng mga binhi ng iba't ibang tanim, ng palay, ng mais. Yung mais, baka hindi na pwede habulin yung season, pero yun ang malaking nasira sa mga lupa na nakatanim sa mais. So, high value crops din. Meron baka maging alternative yung livestock raising na muna, kung hindi nakapag-ani yung magsasaka. Kaya ito yung mga scheme ang ginagawa natin. Sapat naman ang mga supply natin sa binhi. Hindi tayo magkukulang, mabibigyan natin lahat ng mga nangangailangan.